ako. Ito yung aming ongoing ngayon. May bagong project kami, yung kapitbahay lang din namin. So, ito yung uunahin namin, yung back extension. So, yan. Yung may ano na siya, may third floor. Yan yung aking house. Yan yung aming bahay. Tapos ito, yung gagawin namin hindi yung galing sa baba hanggang second floor na siya. So, titingnan natin dun yung ginagawa nila. Kasi ngayon, kanina, ang ginawa nila pagpasok, eh, dinimulis yung ano ng bubong at saka yung sa mga gilid. So, nakatemporary lang yung back nila. Tapos yung lababo doon since maglalagay kami ng yung poste dyan sa back is apat. Apat. Dalawang magharap dun sa dulo din. Dalawa dito sa side na to. So, sa corner. Yun. So, puntahan natin kasi nabuhukay sila. Puntahan natin sila doon. So, bali gumagamit kami dito ng demolition hammer kasi nga naka yung flooring, naka concrete flooring na sila. So, ito yung gagamitin ng poste 16mm dun sa kabila din, yung dito sa may gilid. Kasi nga, magiging double post na siya. So, gagamitan na lang namin siya ng 12mm. So, ito kasi yun. May poste kasi to. Yung side na sa 12mm to. Tsaka yung side na yun. Tapos yung dito na side. Ito yung 16. Ito yung gagamitan namin ng 16mm. At saka dito. 16mm. So, ito yung ano yan. So, magtubig. Bakit magtubig, Je? May tubig talaga? May naka-imbak. So, yan. Parang ganyan din yan nung nag-ano kami. Nag-hukay kami na sa amin. Is may tubig na din talaga siya. Yung ito, nilalagyan na nila sa socket para diretso na kasi kasama din yung debris. So, ito pala yung ano, yung, yan, kung maalala nyo yung manhole niyan, yan yung tagusan ng tubig ulan at saka yung tubig sa lababo. So, kaya yan siya bumabara kasi nga, sabi ko, yan, aalisin na namin yung pit trap, ganyan na lang diretso para pag yan yung tubig galing lababo, hindi agad-agad yan magbabara kasi 4 yan. Sa kapag nag-ulan siya, totally wash out siya. So, dire-diretso yung tubig. Kaya yan siya nagbabara kasi nga, syempre naiipon yung sibo. So, ito o. Oh. Alam ko pinagawa nila ito dati. So, sinagis ko nga dito kay sa client namin na ito dapat yung inaalis. Dapat ito yung pinaalis nila para hindi na magbara. So, ayan nga o. Oh. Barado talaga siya. Nagsisibo na siya. Ayan o. Oh. Kasi, ito yung ginagawa nila ang parang pit trap kasi nga para yung amoy ng imbornal. May naiipon kasi yung tubig. Kaya siya ginagawa yung ganyan, naiiponan siya yung tubig yung pit trap para yung amoy mapigil, pumasok sa loob. So yun naman yung tendency niya. Magbabara talaga siya. Ito yung inaalis namin, then nagagawa kami ng manhole dun sa harap. So ayan o, yung mga sibo na yan. Yan, hindi siya nawawas out kasi nga, nag-iimbak lang siya dyan, gawa ng may imbak nga siyang tubig. So, paakyat pa kasi siya. Na naman yung ano. Then, ayun o. Chi! Ano mo nga yung sibo? Yun o yung ano ng ano. Ganunin mo. O nga, sa lababo, dukutin mo. Ano na yan ah? Tres na yan ah. O, tres na yan. Pero aalisin na namin yan. Kasi nga, ano, babaguhin na namin yung linya yan kasi pag inano pa namin yan, babaguhin natin kasi pag sinunod pa rin natin yan, hindi natin inalis yan, babara yan kasi marami ng sibo. Oo, puno na ng sibo, no? Yan, ano na talaga siya, yan yung sibo, para yung ano eh, semento, pag tumagal siya ng gas. Oo. So, dyan ang bagsak niyan. Tapos ito, aalisan din namin siya ng filtra para pag umulan naman siya. Pag umulan, was out siya. Talagang pag umulan ng malakas yung tubig, ulan diretso din yun. Yung kaanwang kasi pag ano yun. Yung pag nag-ugas kasi tayo, mamantika, yung gano'n naiipon, nagaganyan talaga siya. Tapos yun, nag-uhukay na rin doon. Na nagano na sila ng ano parilya.
Ano pa yan dito ng ano? Ng runner. Sa ano lang naman kasi yung runner, yung lalim niya is 70. Kasi ito kasi 1 meter. 1 meter lalim. So 70 lang naman kasi lalim naman. Pag nakabuhos na lang ng puting sa kabuhin. Kasi titibag din siya papunta dito. Same din dito. Tsaka doon. So ito yung ginamit dito sa gilid. Ayan, ito ano siya, 16mm. So hanggang second floor siya, kaya ano siya, din na namin siya pinutol. So may chance na yung ano namin ito kasi dati kasi nakatemporary sila dito. So kami, hindi na, amin kasi itong mother natin, hindi na kami nakapaglinis. Ito lang yung pagandahan kasi mahabol na namin siya mag, ano. Yun lang yung taas yung nakainis sa parehas dito. So ang ano ko dito, sa ang ano namin dito, pag nag-end-to-end ka, ano, pag nito, pag naglagay na ng hollow block, sisiksikan siya. Di ba yung, mostly kasi yung hollow block, so parang dito. Pag naglagay ka ng hollow block, may amang talaga dyan sa likod, so ang nangyayari, lagyan mo pa rin yan ng hollow, para walang mag-ano na tubig. So ang ano kasi dito, yung ibang nagtatang umakit doon, sagad-sagad, so isipin nyo naman. 1 meter yan. So, kung magano ka, halimbawa, hindi mo isasagad yung pader mo, mag-o-offset ka ng 1 meter. So, yan, 1 meter na yan. So, ito lang yung matitira sa'yo. Ito, maliit na lang siya. Kasi, pag hindi mo naman siya sinagad, hindi naman 1 meter yung kinuha mong sitback. Alam mo, mga ganito lang, sabihin na natin, hati lang na mga 50. Yan. At least kasi, mga kilos-kilos kung makapaglinis ka ng likod. O di, kung maliit lang talaga para sa yung dun sa hiningi. Kasi sa dating ano kasi, yung sa dating ano ng subdivision, may ano sila na dapat daw, maglagay pa rin ng buwang. Yan, so yung ipik din yun, sa kasadong bago. So, sabi namin di pwede yung ganun lang, kasi pag nagpadar yung kabila, mangyayari dito, sa maliit na tinira nyo, ano lang siya, pupunduhan ng tubig. So mangyayari, tatagas kayo kabilaan. Yung pader ng kabila at saka sa inyo. Natagas. So, pagtayo na sila ng poste. Kasi naman. Tapos dito. Tapos yung dito na lang yung itatayo. Magbubuhos sila ng putings ng poste. Then, pag nakabuhos, siguro bukas na nila ito kayin. So, ano lang naman kasi ito? So, 70 lang. So, pag nabuhosan yung poste, matibag man papunta dito pag ano, pag hinukay ito, at least nabuhusan na yung ano, yung putings ng poste. Mag-ano yung, ayan na yung isang poste. Tatayo na nila yung huling poste. Ano pa rin lang ha, okay tayo na nakapagdan. Pagdan tayo doon. Kaya ako doon. Tawa ka, G. Maglalagay pa yan sila ng ano, graba. Graba pa yan. Bago buhusan. Sakto din pala yan, bago kayo mag-runner, nakapag-ano na kayo? Oo, oh, mag-ano na kami, buhos. Nakapag-buhos na. Para hindi madumihan yung ano. Oo, kasi hindi naman ganyan kalalim yung runner. Higit, sobra lang sa kalahati yung runner dyan. Para ito siya, pwede siyang ano, pwede siyang lap dyan ng roof deck. Kasi yung akin dyan, ano lang nga yan eh. Bali, ginawa ko dyan, bali limang poste lang, bali meron pa ako dito poste sa gitna. Tapos pagdating ko sa taas, inopposite ko yung isang poste, kaya apat na poste lang. Yan. Yan yung extension ko, ganito lang din yan siya kalaki. Ginawa ko siyang, yan,
May ano siya dyan, labahan, sampayan, ihawan, lahat yan kung ginagawa. So, pwede siya gawing rooftop yung likod, ay third floor. So, kung sakali man, pwede magdagdag dyan sa gitna. Pwede mo talagang gawin, ano, third floor yung ano mo, yung bahay mo. Hindi lang naman pwede yan kapag kahawak pa kayo ng developer, pero pag nasa may ano na kayo, renounce na kayo sa LGU, pwede na basta may kompleto lang kayong documents, paper, permits. 16mm, 12 din na yung stirrups is 10mm. Maghahalo na sila para sa putings. Ito kasi, hindi sana rito kasi malundo. Dito naman. Yan sa akin nga, ano lang yan. Yung pamosti ko dyan is ano lang. Yan, 12mm. Ayan, nagpumosti sila ng putings. So, sinisimula na nila yung runner. Yan nga lang yung runner yung kapatid. Tapos hindi lang muna nila pwede sila doon. Hindi mahulog sila dito. Tapos bukas na naman yung bubuhos. Pag kilatid yung runner, bubuhos na yan. Ay, lalagyan na ng hollow blocks. Na? Oo lang. Oo lang, G. Yan kasi pwede. Ito saglit na lang ito bukas yan kabilaan. Kasi konti na lang yung itatawid. Ganun din doon. Ito lang yung mahaba-haba sa gilid. Thank you.